Good news! May biyahe na sa Metro Manila papuntang Gubat, Sorsogon ngayong December. Tamang-tama sa peak season. Magandang araw sa inyo mga kakommute. Nag-post ang DLTV na biyahe na raw sila simula December 15 sa terminal ng PITX papuntang Gubat, Sorsogon. At nagpunta ako same day para makita kong natuloy ang biyahe. So stay tuned para sa mga detalye. Well, ngayon ko lang napansin, marami na palang biyahe ang DLTV papuntang Bicol Region. Biyaheng Katanduanes at Masbate na lang ang kulang, kompleto na nila ang papuntang Bicol Region. Bukod sa kanilang biyahe papuntang Gubat, Sorsogon, may biyahe na rin ang bus company papuntang Daet, Naga, Tabaco, Legazpi, Matnog, at Bulan. Ang kanilang biyahe papuntang Daet ay may tatlong schedule araw-araw, 10 a.m., 6 p.m., at 8 p.m. Kapag ikaw naman ay papunta ng Naga, may schedule araw-araw ng 6 at 8.30 ng gabi. Pero meron din silang pang umaga na 10.30 a.m. kada dalawang araw. May schedule naman papuntang Tabaco kada 6 na araw, alas 7 ng gabi yan. Ang schedule naman papuntang Legazpi ay 7.30 at 8 p.m. kada dalawang araw. Kapag Matnog naman ang pupuntahan mo, ang schedule ay every 2 days, alas 5 ng hapon. Sa papuntang Bulan naman, may schedule ng dalawang beses kada linggo ng 5 p.m. At syempre, ang papuntang Gubat, ang schedule ay every 2 days ng 4 p.m. So para naman doon sa mga manggagaling ng probinsya, meron din silang pinost na schedule. Ang schedule kapag galing ka ng Daet ay 8 a.m. at 9 p.m. araw-araw. Kapag galing ka naman ng Naga, papuntang PITX, ang schedule ay 6 p.m. at 8 p.m. araw-araw at 9 a.m. kada dalawang araw. Ang schedule kapag galing Tabaco ay kada 6 na araw ng alas 5 ng hapon. Meron din biyahe galing Legazpi papuntang PITX alas 5 at alas 6 ng hapon kada dalawang araw. Kapag ikaw galing ng Matnog, ang schedule ay 1:30 p.m. kada dalawang araw. Twice a week naman ng alas 3 ang biyahe galing Bulan paluwas ng Maynila. At every 2 days naman ang schedule mula Gubat papuntang Maynila ng alas 4 ng hapon. Kung ngayon ko lang ulit mag-commute, ang sakayan sa Metro Manila ay nasa Paranaque Integrated Terminal Exchange or PITX. Paano pumunta dito? Maraming ruta ng jeep, modern jeep at bus na pwede mo sakyan papuntang PITX na nagkalat sa buong Metro Manila. Meron sa monumento sa tapat ng MCU na dadaan ng EDSA. Meron sa ilalim ng LRT Monumento Station na dadaan ng Rizal Avenue. May sakayan din sa SM South Molas Piñas, sa Loton, Divisoria, Star Malalabang, Sukat, LRT Buendia, Nichols, at Quezon Avenue. Sa pamamasahe naman, 667 ang pamasahe kapag ikaw ay papunta ng Daet, 757 naman papuntang Naga, 1,000 eksakto ang pamasahe papuntang Tabaco Albay, 956 kapag papunta ka ng Legazpi, 1,176 naman ang pamasahe kapag papunta ka ng Matnog, 1,172 kapag papunta ka ng Bulan, at 1,086 ang pamasahe papuntang Gubat, Sorsogon. So guys, available ang online booking sa lahat ng biyahe ng DLTV papuntang Bicol. Pupunta ka lang sa www.dltv.ph, piliin ang origin o yung kung saan ka manggagaling, pumili ng destination o kung saan ka pupunta. So halimbawa, pupunta ka ng Naga, Camarena Sur, piliin rin kung kailan ang date ng biyahe mo. Halimbawa, December 27, mula PITX papuntang Gubat, Sorsogon. So, pwede ka mamili ng seat number. Enter mo ang iyong pangalan, email address, saka mobile number, tapos click mo next. Pwede ka magbayad through credit card, debit card, Paymaya, PayPal at GCash. So, napansin ko may dagdag na 112 pesos para sa paggamit ng website. Kung sa tingin mo naman ay komplikado ang online booking, pwede ka magpunta sa kanilang ticket booth sa PITX, sa kanilang terminal sa LRT Buendia at sa Cubao. Ang requirements papuntang Daet ay valid ID, travel pass na kukunin sa camnortetravelpass.com at acceptance letter kapag ikaw ay pupunta sa Barangay Capalonga, Panganiban at Paracale.
vaccination card para sa mga bakunado. At kapag ikaw ay partial o hindi pa bakunado, kailangan naman ng negative antigen test results na kukunin sa PITX. Ang requirements naman pa para sa mga papunta ng Naga, kapag ikaw ay fully vaccinated, ipakita lang ang vaccination card at valid ID. Kapag ikaw naman ay partial o hindi pa vaccinated, kailangan ng valid ID at negative antigen o RT-PCR result. Ang requirements para sa mga papuntang Legazpi at Tabaco Albay ay valid ID at vaccination card para sa mga fully vaccinated. Valid ID at negative antigen test result naman kapag partial o hindi ka pa bakunado. Ang requirements man para sa papuntang Matnog ay valid ID at acceptance letter galing sa LGU na pupuntaan mo. Ganon din ang requirements pag papunta kang Gubat, Sorsogon. Valid ID at acceptance letter galing sa LGU ng pupuntaan mo. Ang requirements para sa pabiyahe papuntang Gubat, Sorsogon, para sa mga fully vaccinated ay kailangan ng vaccination certificate na galing ng VaxCertPH. Punta ka lang sa vaxcert.doh.gov.ph at letter of acceptance galing sa barangay. Para naman sa mga partial o hindi pa vaccinated, kailangan ng negative antigen o RT-PCR result at syempre ng letter of acceptance din mula sa barangay na iyong pupuntahan. Kung hindi naman valid ang negative COVID-19 test result mo, sabi dito maaaring i-quarantine ka. So guys, yun mga update na nakalap natin tungkol sa mga biyahe ng DLTV papuntang Bicol. Thank you for watching!